Kaibigan, dalawang balita po ang hatid ko sa inyo. Yung una, Dal Panopio, ang Pinoy na naglalaro po sa KBL, nagpaulan ng 3 sa tune-up game nila laban sa NU Bulldogs. At si LeBron James, tinalo na si Michael Jordan sa greatest of all time sa hoopsite.com na kinikilala palang website sa Amerika. Simulan natin sa napakainit na topic na ito. May lumabas po na ranking, GOAT ranking sa hoopsite.com na 78 greatest NBA players ever. At ayon mismo sa article nila na ito, for the first time sa kanilang GOAT ranking, hindi si Michael Jordan ang nasa number 1 spot. Dahil dito sa ranking nila ngayon, nakakalabas lang, si LeBron James na po ang number 1 GOAT nila dito sa listahan. Number 2 si Michael Jordan at number 3 si Kareem Abdul-Jabbar. At nakita ko po mga kaibigan, ang ranking na ito ay binalita na rin ng iba't ibang mga website, mga sikat na pages, kagaya na lang po ng Yahoo Sports, Thunder Wire ng USA Today at sikat na page na Legion Hoops. So kinikilala din talaga ang website na ito mga kaibigan. Alam ko po marami ang hindi sang-ayon sa GOAT ranking na ito. Pero para sa akin mga kaibigan, honestly, 5 to 10 years ago, si Jordan talaga ang GOAT ko. Ilan na rin talaga naging sapatos ko at damit na Jordan at LeBron wala pa talaga. Pero sa ngayon, narealize ko po talaga na si LeBron talaga ang number 1 GOAT ng basketball. Sa mga fans po dito ni Michael Jordan, pasensya na po kayo, ito lang po yung opinion ko dito. Yung skill level po kasi ng competition ng dalawa ay lamang na lamang po talaga si LeBron kasi nag-evolve po talaga ang basketball. Yung mga nagawa po ni LeBron, eto nga, bilang past first player, siya lang may 40,000 points sa history ng NBA. At siya lang po ang player na may 25 points per game sa 20 season magkakasunod yan. E yung kay Jordan, ang number 1 binabato ng fans ni Jordan kay LeBron, 6-0 sa finals mga kaibigan. Walang talo. Talagang napakagaling nun. Impressive talaga yun, yung record na yun. Pero mga kaibigan, ay mismo kay Jordan ha, wala po sa rins yan nung natanong po ito about kay Bill Russell sa GOAT sa kanilang dalawa. Sa kanya na mismo nagmula yan ha, at madami pong players ang higit pa sa 6-0 championship ang nakamit sa NBA. Andyan po si Jan Havlicek, 8-0 sa NBA. Ito Robert Horry, 7-0 sa finals mga kaibigan. Napakarami pa pong iba. At isipin nyo po ha, 40 years old na si LeBron ngayong taon. Talagang matanda na pagdating dito sa basketball. Pero siya pa rin ay one of the best player pa din sa NBA. At ito sa kakatapos lang ng Olympics, pinagsama-sama ang pinakamagagaling. Diyan mo talaga makikita kung sino magaling mga kaibigan. Kapag pinagsama-sama mo na yung mga players na magagaling, nandito sa Team USA, magagaling na NBA player. Ibigan, in-interview ang mga player, kaninong pangalan lumalabas, sino ang best player na team? LeBron James, sinasabi ng mga players. At ito sa buong Olympics, consistent buong tournament ang ganda ng nilaro ni LeBron, kaya MVP. Ibigan doon sa nagsasabing dapat si Steph ang MVP. Ibigan, 2 games lang po maganda nilaro ni Steph sa buong tournament. Si LeBron po ay buong tournament. Pwede po si Steph sa finals MVP, pero ang MVP po talaga ay deserve ni LeBron. Patas po yan, kaibigan. Kaibigan, kung ang GOAT mo po ay si Michael Jordan, nare-respeto ko po yan kasi GOAT din naman po talaga si Michael Jordan at wala pong maling sagot sa dalawa. Parehong tama yan, parehong GOAT yan si LeBron at si Jordan. Huwag po kayong magagalit kung yung isang fan na nakita nyo ay fan ni Jordan o fan ni LeBron. I-appreciate po natin yung GOATs ng sports natin. Pareho silang GOAT. So punta na tayo dito kay Dal Panopio. Nagmula ito sa Batangas, naglaro din sa Gilas. At ito po yung tune-up game nila mga kaibigan dito sa NU Bulldogs. Etong team na pinaglalaro na ngayon ni Dal Panopio po ay KBL team, ang KT Sonic Boom. So ito, nagpa-boom ang NU Bulldogs ng mga salpak. Ito, Enriquez, pinasa sa import. Salpak na naman, medyo malamig sa first half. Si Dal Panopio, second half, ito, nag-init na. Nagliabangan yung kamay dito sa second half. Grabe, daming tres na pinaulan dito ni Dal Panopio. Ito, pangalawang tres niya rito. Third quarter pa ata to. So makikita natin, pangalawang tres niya yan mga kaibigan. So ito, tingnan natin, atake naman siya dito sa loob. Kung hindi ako nagkakamali, base sa game na pinanood ko mga kaibigan, naka 16 points po siya. Apat na 3 points sa second half po lahat yun mga kaibigan. Meron siyang free throw dalawa, disinte may atake siya na isa. So yun, makikita natin ang nilaro po ni Dal Panopio sa tune-up games laban dito sa NU Bulldogs. Yan ang score. Panalo po, base sa nakikita ko itong kalaban, itong KT Sonic Boom ni Dal Panopio.